MLH Rep Aircon Tech. Mga master, welcome back to my channel. At nandito po muli ako, si Lawrence Halua, isang Rep Aircon Technician. At kasama ko pa rin po si Master Jekar, isang Rep Aircon Technician. At kung bago lang po kayo sa aming channel, ay huwag na huwag niyo makakalimutan mag-like at mag-subscribe. At hit niyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload namin mga videos. Mga master, ang gagawin po natin ngayon ay magpo-cool down cleaning po ng carrier split type wall mounted 1.5 horsepower po mga master, inverter po. Ayan po mga master, kakabitan po muna natin siya ng gauge habang umaandar po yung unit mga master, para ma-pull down po natin siya. Sa pagpo-pull down, isasara niyo po muna yung discharge line na discharge valve mo mga master. At unti-unti nang mahihigop po yung refrigerant na umiikot sa system papunta po sa outdoor. At pag nasara na po yung discharge line, suction line po, yung suction valve po ang sunod na isasara mga master, hanggat sa mag-zero na po sa ating gauge. At pag nag-zero na, bago mag-zero po sa ating gauge, ay kailangan mapatay po yung breaker mga master. Mga master, payo ko lang po, bang magbabaklas po kayo ng mga wirings po sa indoor unit, siguraduhin nyo po na tatandaan nyo po lagi nang hindi po siya magkabaliktad. O kung mas maganda po, picturean nyo po mga master. O kung pare-pareho naman yung kulay, markahan nyo na lang po para sigurado po tayo dyan at hindi tayo magkakaproblema pag binalik na po sa dati mga master. Kuha ko ng ano, palsin. Yan po mga master, tinatastas na po natin yung ano, polyethylene tape, dahil nandyan po yung ano, yung flaring na kailangan tanggalin po natin para po maibaba na po yung unit mga master. Mga master, bago natin linisan, tatanggalin muna natin yung control board para at hiwalay po natin siya sa kaha mismo mga master, para malinisan natin ng maayos. Eh, mahirap i-pull down yung nandyan. Ngayon rin namin yun na ano eh. Ang tanggal? Ayan po mga master,
Gagamitan na po natin siya ng chemical solution, mga master. Tibubuhos po natin yan sa unit para po matanggal po yung dumi. Yung di kayang abutin ng cleaning lang, kailangan gamitan po natin ng ganyan, mga master. Yan po mga master, sasabunan din po natin siya para mawala po yung amoy niya. Grabe mga master, mapapansin nyo parang denied pa yung brand nyo. Kanina po, sobrang itim po niya. Ngayon, ang puti na po mga master. Kasi yung... Ina-overhaul din po ba 'yon? Yo. 'Yon. Oh, mom, lahat po. Depende po sa sitwasyon. Katulad nito eh mas maano. Maduming-maduming. No? Mga master, ibabalik na po natin siya. Grabe mga master, kadumi yung unit kanina. Ngayon sigurado mga master, yung lamig nito, purong-purong lamig na 'to mga master dahil sa sobrang linis. Yan po mga master, nilagyan na po natin siya ng pressure para ma-leak test na po natin, ma-double check kung may leak pa po dun sa pinag-flare sa kinabitan po ng ano flaring mga master. Mga master, dahil wala tayong nakitang leak, i-release na po natin siya. Ang mauna muna buksan na valve ay yung sa discharge po, discharge line, at sumunod naman po yung sanction line mga master. Ayan po mga master, ibabalik na rin po natin yung drain, ikakabit na po yung ulit natin at nakabit na rin natin yung mga wirings. Pagkatapos po nyan, babalutan na po natin yung ulit sya ng polyethylene tape na bago.
At sa ganun ay maging maayos at malinis po tingnan mga master. Mga master, sa mga magpapa-cleaning po ng aircon o kung mga naiinitan po dyan na kung may mga problema po yung aircon po natin dyan na hindi po lumalamig, mahina po yung lamig mga master, comment down below lang po at sasagutin natin kung ano yung mga problema po dyan. At kung gusto niyo po ipagawa po, comment down below din po para malaman po natin kung ano po yung mismong sira po. At i-comment nyo na rin ang saktong location mga master. Mga master, maraming salamat nga po pala ulit sa suportang tunay po. Sa mga walang sawang sumusuporta po sa channel po namin, hindi rin po kami magsasawa na mag-upload ng mga ginagawa po natin para po mas marami po kayong matutunan.